Hi mga pamangkin, salamat po at nandito na naman kayo sa Mayos Closet at ang videong inyong matutunghayan ay base sa aking karanasan nung ako'y bata pa at kung kayo na intriga kung ano ito, tutok lang dito sa Mayos Closet. Noong bata ako, siguro nasa grade 5 or grade 6 ako, meron akong pinsan na bata, mga baby pa siya, mga siguro mag-iisang taong gulang pa lang. Sobrang cute, ang ganda ng mga mata, ang hahaba ng mga pilik mata niya, as in sobrang cute niya talaga. Bali siya ay bunsong anak ng uncle ko. So sobrang cute nung bata, ang dami talagang pumapansin sa kanya. Tapos, isang araw, bigla na lang itong nagkasakit. Sabi, may hydrocephalus daw siya kasi nga medyo nagpan yung ulo niya. Nagkaroon daw ng tubig sa ulo niya. So, palagi siya nung pinupunta sa hospital para ipa-check up. Nung una, okay pa naman. Pero pagdaan ng mga ilang buwan, parang unti-unting lumalala yung sitwasyon ng bata. Tapos, minsang araw, pinunta siya sa isang albularyo. Sabi ng albularyo, parang may nagbabantay doon sa bata na parang white lady. Kaya palala ng palala yung sitwasyon ng bata. Parati siyang pinupunta sa ospital pero hindi gumagaling-galing yung bata. Kaya yun, naisipan nila na dalhin sa albularyo. At yun nga, yun yung sabi ng albularyo, parang may nagbabantay sa bata. So, ang ginagawa nila, hindi nila iniiwan yung bata mag-isa. Tapos, sabi ng albularyo, may binigay siya na pangalan ng isang puon na yun daw yung dasalan namin para gumaling na yung bata at para lumayo na rin yung babantay. Umu-okay naman ang kalagayan ng bata, pero hindi rin nagtagal. Pagkaraan ng ilang buwan, ay lumala ang kanyang kalagayan. Kaya hindi na namin siya pinunta sa albularyo, kundi itinakbo na namin siya sa ospital, itinakbo namin siya sa Baguio. So, hindi ako nakasama dahil bata na ako. Ang isinama is yung ate ko, naiwan ako sa bahay. Ang ginawa ko naman habang nasa bahay, nag-pray na sana umayos na at gumaling yung bata. So, hindi ko alam, ang bilis kong nakatulog noon. Pagkatulog ko, sa panaginip ko naman, may isang maitim na nilalang na nakatingin sa akin. Matangkad siya, mabalahibo at sobrang itim. Tapos ang pula ng mga mata. Tapos dun sa panaginip ko, nandun daw ako sa loob ng bahay ng uncle ko, dun sa kwarto kung saan parating naroroon yung anak. Tapos, sabi sa akin nung maitim na nilalang, sabi niya sa akin, bilisan niyong mag-alay, dito niyo ialay kung saan ako nakatayo. Bilisan ninyo para maagaw pa natin siya, sabi niya sa akin. Ako naman, tinandaan ko talaga yung sinabi niya. Kasi sa totoo lang, may sumusunod talaga sa akin na maitim din. Hindi ko alam kung siya rin yun. Tapos, ewan ko, pagmulat ko ng mata, umaga na talaga, as in sobrang liwanag na. Kaya dali-dali akong pumunta sa bahay ng auntie ko. Sinabi ko sa auntie ko kung ano yung napanaginipan ko, kaya agad-agad ay bumili sila ng iaalay nila. Dahil nga, sabi nung maitim na nila lang, nabilisan namin ang mag-alay. So, pumunta sila ng palengke, bumili ng kung ano pa mga hiniling nung maitim na nila lang, at inalay nila doon mismo sa kwarto kung saan ko nakita nga yung maitim na nilalang. Tapos ako naman, nagpunta ng school kasi may school pa ako. Kinahaponan, di akala ko okay na lahat. So, natulog na ako kinagabihan. Nung mga magmamadaling araw, nagulat ako kasi dumating yung ate ko. Sabi niya sa akin, May, sabi niya sa akin, nandito na yung bata. Sabi niya, akala ko naman okay na, so hindi na ako tumayo pa.
Akala ko talaga okay na, hindi ko na tinignan yung bata, hindi na ako tumayo. Basta parang sobrang inaantok pa kasi ako. So, natulog ako ulit. Tapos, doon sa panaginip ko, nagtaka ako kasi parang napunta ako sa isang napakagandang lugar. Yung alam mo yung ang liwanag, ang ganda, ang payapa. Tapos nakikita ko yung isang waterfalls. Ang ganda-ganda talaga ng lugar na napuntahan ko sa panaginip ko. As in, napakapayapa na parang wala ka man lang marinig na ingay, yung magulong ingay, kundi sobrang payapa. Talagang sobrang ganda. Tapos, maya-maya, pagtingin ko sa kanan, nakita ko doon yung lolo ko. At alam niyo ba, yung lolo ko, matagal na siyang patay. Tapos, nakatalikod yung lolo ko. Nung humarap siya sa akin, nagtaka ako. Hawak na niya yung pinsan ko. Nakadamit na ng puti yung pinsan ko, yung baby na pinsan ko. At saka, ang cute-cute niya, ang ganda-ganda niya, parang ang lakas-lakas niya dun. May sinasabi yung lolo ko, pero hindi ko maintindihan. Tapos, pagtingin ko sa bata, nakasmile na siya sa akin, tapos nagbabay. Tapos, maya-maya, para silang lumipad, biglang nawala. As in, sobrang nagulat ako dun. Pagkatapos noon, bigla akong nagising at pagtingin ko ay umaga na pala. So, excited akong pumunta sa bahay nila. Tapos, nagulat ako kasi papalapit na ako sa bahay nila, may nakita na akong mga tulda, mga upuan, na parang may mga tao. Sabi ko, ano kayong nangyayari? Akala ko ba okay na yung bata? Sabi ko. Tapos, nung pagpasok ko doon sa bahay nila, doon ko nalaman na hindi na pala kinaya yung bata, nawala na pala yung bata. So doon, nagulat talaga ako, talagang sobrang iyak ko doon kasi akala ko talaga kakayanin niya, mabubuhay siya. Iyak ako ng iyak at doon ko naalala yung panaginip ko. Kaya pala, napanaginipan ko si Lolo. Sinusundo na pala niya yung bata. At sa panaginip ko, siguro sinasabi niya na huwag na kami mag-alala kasi nasa mabuting kalagayan na siya at makakasama na niya ito sa langit. At dito po nagtatapos ang aking kwento. Sana po ay nagustuhan ninyo. At kung meron po kayong mga kakaiba at nakakatakot na karanasan ay mag-email lang po kayo sa akin upang magawa natin ito ng kwento. Muli, salamat po sa panunood at ito po si Mayo at ito po ang Mayo's Closet.